Yung sobrang memorable ni Asba. Sobrang memorable niya kasi tumuloy siya sa akin para mag-change talaga yung buhay ko. Hello, hello everybody and hello sa ating mga aspiring ASVAs. I'm Alita. I am currently employed full-time here in the Philippines as business process analyst. And now I am part-timing as Amazon data analyst sa aking dream client for almost a year na. I see. So na balance mo being able to work in a corporate and at the same time as an Amazon VA. Yes. May flexibility naman dun sa binigay na setup sa akin ng client ko, so walang problema. Okay. Pero how do you able to do that? Kasi syempre, 'di ba, you have to commute, you have to, 'di ba, juggle these schedules. How do you manage your schedule and time? Yun na lang din sa time management. And syempre sa una, medyo manganga ka pa. Kasi syempre ayaw mong ma-miss yung deadlines na pinapagawa sa'yo ni client. So, sa una talaga struggle. Medyo wala kang pahinga. But eventually, 'di ba, kapag as time goes by, makakapa mo na yung kung ano yung rhythm na you know, ma-apply mo para ma-balance yung dalawa. So, luckily, meron kaming setup sa corporate na like meron kaming weeks na work from home, meron din namang weeks na work from office. So, dun sa times na work from office, mini-make sure ko na kahit sa weekend, maihabol ko yung mga dapat na, yung mga deliverables ko. And so, pag nasa bahay naman ako, doon naman ako parang sumusugod yung parang ginagawan ko na lang ng mas maraming tasks as much as possible. So, yun nga, time management din. Yes, time management, and it seems like you know what your priorities are. Nakakabilib naman. So, di ba meron kang corporate na job? Bakit mo pa naisipan mag-part-time sa iba? Or specifically, be a freelancer? Yes. Nag-start yung realization ko like 2 years ago. Because parang nagpatong-patong kasi yung nangyari nung time na yun. Yung start din siya nung pandemic. So, nag-start siya. Originally, hindi dapat ako yung mag-enroll sa course. Kapatid ko yung pinag-enroll ko. Ah, siya kasi, dapat. Okay. Yes. Kasi siya yung nawala nung work nung time na yon. And then, nung time na rin yun kasi, is kumuha din ako ng lot that time. And nag-start yung pandemic din. So, parang, ano ba yan? yung salary ko, yung half na napupunta na dun sa payment ng lot. And nawalan pa ng trabaho yung kapatid ko. So, paano ko namin susuportahan yung mama namin, yung household. So, ako yung nag-iisip ng way kung paano masusurvive. And minsan mag-scroll ka sa social media na hindi mo naman maiiwasan makita yung parang, oh my God, sila. May achievement ganito. Ang galing. Comparison. Ako, hindi mo maiwasan makompare. Then ako nung time na yon, nakahiga ako sa sofa. Nakahiga lang ako. Like, oh my God, ano ba to? Nakatenga ako. So, yun, nag-scroll ako ng ways on how to earn extra. And then, doon lumabas si Miss Nikki B. Ay! Very good. Yes. And then? And then, yun, nag-start na rin ako manood ng mga vlogs niya about Amazon VA. And na-inspire ako. Ako yung na-inspire para i-enroll yung sis ko. Pero hindi pa ikaw at that time. Yes, hindi pa ako. Ako nagpo-push sa kanya. Then, one night, parang merong free webinar si Coach Lish about yun nga sa Amazon VA. And parang, alam mo yun, yung parang, oh my God, parang ako yung sobrang interesado. Sobrang interesado talaga ako. Sabi ko, what if ako na lang kaya yung mag-enroll? So, good. Yun, hindi man siya instant na nag-enroll ako, pero parang months later, parang mga Augustine start yung course noon, yung class, nag-enroll ako. And yun, doon na nag-start yung journey ko sa Amazon VA.
Yeah, that is so parang nag-align ang universe sa'yo, no? You were just Yes. having these thoughts of comparing your life to others. Bakit Yes. ako? Hindi ako ganyan. So maybe narinig ka ni God. And ayan, nakita mo ang videos ni Nikki B and you attended the webinar of Coach Lish. So within those times, ano yung parang start of, okay, I am going to push being a ASVA student. Ano yung parang na-inspire ka within those watching videos, attending webinars? Siguro yung pangarap ko rin sa sarili ko and sa family ko na parang hey, parang ayoko magstay sa ganitong condition na parang nabubuhay ka na lang ng paycheck to paycheck na parang walang sumusobra. Ganito na lang ba yung mangyayari? Hahayaan ko na lang ba to? So, yung realization, syempre, lalo na nung pandemic, ang daming na-realize. And yun yung nag-start sa akin, nag-push sa akin na mag-enroll. Kasi sa napapanood ko dati sa videos ni Miss Nikki B na, oh my God, college student pero ganito nakalaki yung Oo. pinikita. Ang daming as inspiring na stories na kung kaya nila, siguro kaya ko rin. So, yun, doon na nag-start talaga hanggang nagtuloy-tuloy na at nag-enroll na ako na, my God, parang doon sa mga emails ni Miss Coach Lish. Binabasa ko na, oh my God, ang sarap siguro sa pakaramdam na ikaw na yung makaka-experience nito. Nice. Oo, di ba? Like, I also felt the same way, like, when watching videos, attending webinars of us, but then before na, they are so open kung ano yung nangyari sa kanila before, and now their life has changed, like, transformed yung kanilang life. The feeling ko, gusto ko ako din maging ganon. Totoo, totoo. Alam mo, hindi ko nga din maya lubos akalain na after 2 years, ako na yung ini-interview. So, grabe lang, parang mind-blowing siya sa akin. Yes, and you are really destined to be here sharing your story, what you have gone through. Yan. So, let's say nag-enroll ka na being an ASVA student officially. So, anong pakiramdam? Were you an advanced student or elite student? I am elite student under Coach Chelly. Coach Del. Okay, so how was it being an elite student? Ay, first muna, kamusta yung modules nung una mong pagkakita? Yung modules, syempre, may mga umpisa overwhelming, yun yung ano, but nung nag-start na ako, isa-isahin siya. Alam mo yun, napaka-straightforward ng modules. Though may parts na mahirap, like yung product research, talagang parang doon sa part na yun, hindi siya madali. Oo. Pero yun sa mga modules, sobrang straightforward niya and hindi siya mostly videos pa siya and Tagalog din yung mga May webinar. So nagsasalita. oo, may nagsasalita. Hindi siya mahihirapan, hindi siya mahirap i-digest. Siguro sa umpisa may impression ka na, oh my God, kaya ko ba 'to? Ang Don, dami. dami. Ang dami. Pero pag nandun ka na, alam mo 'yun yung parang hanggang dun sa umabot ka na sa mga next modules like, ah, ito pala yung connection nandoon. So, oh, all right, ganun pala. So, meron din silang yung meron kang may kita na access dun sa mga vendor central, sa tools na ginagamit. So, yun din, parang sobrang laking tulong niya. Mostly ngayon, ginagamit ko malala si Helium 10. So, Agree. yun, malaking tulong siya. And I think sa mga aspiring VAs right there, if you're fresh grad, sobra, alam niyo yung sa modules naman ngayon, feeling ko makaka-relate kayo na hindi siya sobrang straightforward siya. So, yun. Yes, I get you na parang beginner's friendly din siya and straight to the point, Yes. no?
Yes, And at yes. the same time, very detailed paano ine-explain for someone na walang background, no? And speaking of walang background, so for those who are aspiring Amazon VAs who are watching right now, go to our description box below. Meron ang link dun of our free ebook. Just type in your name and email address and we will send you your free ebook to get a head start to become an Amazon VA just like Alita. Ayan. So, di ba, yun, buti pa sila, may magkakaroon pa ng free ebook to get that head start. Yes. Yan. So, Yes. mabalik sa'yo, Alita. So, see, it seems that you enjoyed very well the modules. How about your accountability buddies and your coach? How was the journey with them? Well, yung experience ko having like a team, nagkaroon kami ng you know, yung parang brainstorming, lalo na nung nagkakaroon kami ng mga tasks na tinatapos. Like, we have questions, we ask each other kung paano to. Nagkakaroon kami ng collaboration. So, Ayan. tulungan siya. Yes. And at the same time, si Coach Chelly is minimake sure niya, no, na gagabayan ka niya all throughout. Also, nagustuhan ko din yung a bit of strictness. Ayan. Kasi kaya din kinuha ko yung elite kasi meron siyang extra push. So siguro doon ako sa part na gusto ko meron akong like deadline, may sinaset na time para ma-complete itong task na to. So lucky ako na yun din, yung choice ko is naging elite ako, elite student. Correct. And I'm very proud of you, no? You have like parang mga accountability buddy partners and yung coach. And I like how you want it na parang mas strict kasi doon tayo mas na-encourage. Kasi di ba, ang dami nating homeworks and mga kailangan tapusin. Hindi ko din kinaya na kung ako lang mag-isa as advance. Yes. And yun pala, shout out nga pala kay Coach Chelly sa batch 15. Under Coach Chelly, hello. Hello, Coach Chelly, kung nanonood ka man ngayon. So, Alita, if you could go back time, yun, kung mara-remember mo being an elite student, ano yung pinaka-memorable moment that you had? Siguro yung pag-juggle ng time. Kasi meron na akong full-time job and may deadlines din sa mga tasks. So, doon ko na realize din na pagka gusto mo talaga yung isang bagay, may paraan. Gagawan mo siya ng way para magawa mo. So, also yung weekly na parang yung calls, accountability calls, yun. Yung parang nasha-share mo din kung ano yung mga ideas na pwede kong ma-share nung time na yon. Like, kung paano ko ginawa yung presentations ko, paano ko nag-come up sa ganitong result. So, yun, it's all about, ano din, yung collaboration, you're able to help your other batchmates. And, yun, sobrang memorable ni ASVA. Sobrang memorable niya kasi tumuloy siya sa akin para mag-change talaga yung buhay ko. Correct. And I can see that you enjoyed collaborating with your, di ba, mga classmates and with the help of your coach na lagi kang pinupush. And natutuwa ako na parang you would always go back to the time na, di ba, you were reflecting of with life. Tapos at the very moment, pakita mo si Asba. And look at you now, yes, being an Amazon VA. Ayan. So, mabalik naman tayo sa iyong journey. Di ba, tapos ka na as a student of ASVA Elite. Kamusta naman ang paghahanap ng clients? How was the journey for you? Well, hindi siya naging madali talaga. Mm-hmm. Hindi siya madali. Parang it took me 5 months okay. para maland ko five yung dream months. Client. Yes, 5 months. Nung umpisa, akala ko madali. Madali. Siguro sa iba madali siya. Pero siguro sa journey ko, sa path din na ano ko, yun nga parang hindi pa siya time for me. Siguro kung hinayaan ko yung sarili ko na kasi medyo mapili din ako sa client eh. So yun din naman yung tinuro ni Asva na syempre tignan mo kung ano yung worth mo.
kung ano yung maideliver mo. So, yun din naman yung tinake note ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na malowball ako and parang kung ano yung impression na maibibigay sa akin ng prospect client ko na hindi maganda. So, siguro hindi muna ito. So, yun. Kaya siguro ako inabot ng ganun katagal. But, yun din. Yung 5 months na yun, marami akong natutunan. Yung dumaan pa yung time na parang sobra yung iyak ko na kasi parang like, parang, oh my God, ang hirap. Nahihirapan ako na mahanap yung gusto ko. Naalala ko talaga yon sa ilalim palantulay. Umiiyak ako sa husband ko na ngayon na but ganoon, hindi ko mahanap kung sino man yung dream client ko. So, pero yung realization eventually para sa akin, kung hindi ko naranasan lahat ng yun, yung rejections, yung sakit, yung parang syempre ma-down ka, pero alam mo yun, once nandun ka na sa success, sobrang sarap sa pakiramdam. Yes. So, parang mas okay na rin na ganun yung nangyari sa akin. At least, napagdaanan ko. So, worth it siya. Sobrang worth it. Yun yung masasabi ko. Sobrang grateful and thankful ako na ayun, napagdaanan ko at nahanap ko na yung dream client ko na ngayon. Nag-1 year na kami. Ay, grabe. May anniversary sila ni client. Congratulations, Alita. Alam mo, ganun talaga, no? Pag mabubuhay ka sa mundo, papahirapin ka lang onti ni God. Tapos after yes. nun, oh my gosh, finally, I'm here. What I've been praying for. Ayun, kasi exactly. Sometimes we learn from the hardships, eh. Diba? If life is not Totoo. Hard, how can we learn? Ayun. And Totoo. Temporary lang naman yan after nun. Happy-happy na with life. Ayan. Yes. So you mentioned that you got na your dream client. Share mo naman yung paano mo nakuha yung dream client mo na yon. How did ASVA help you? Well, si ASVA, yung modules inside ng ASVA, kompleto na siya from start to finish, from basic, yung technicalities, yung way para maging confident ka sa interviews nasa loob na ni ASVA. And doon pa lang, may bala ka na eh. So all you have to do is ikaw naman yung kumilos. So dapat maging consistent ka kung ano yung parang inumpisahan mo, ano yung goal mo. Start and huwag kang maging idle. Okay lang magpahinga pero huwag kang maging idle. Because yun yung nangyari sa akin, napagdaanan ko siya. May times na ang down ko. Parang tinatamad ako mag-submit. Pero nagtuloy-tuloy ako. Tuloy-tuloy lang, submit ka lang ng submit. Yun nga, the more chance of winning nga, ika nga. So, yung time na yon na-land ko yung dream client ko kasi may template din na binibigay si ASVA. So, meron kang parang ito yung magandang ilagay when you are sending yung application mo. So, may guidance ka talaga. So, ikaw na lang mag-fill up. Tingnan mo yung posting ni client, kung ano yung parang tingin mo is maitutulong mo sa kanya. Then, luckily, yun, ginawa ko siya. And yung sa out of siguro nung sinunod ko yon, siguro mga 80%, 90% may nagre-reply. Then, yun din, dun ko nakuha si dream client ko. So, yun lang siguro. Huwag kang maging idle. Tuloy-tuloy mo lang yung pagsisend ng applications mo. And mag-show up ka through LinkedIn, social media, online jobs, mga freelancing sites. Show up ka lang. Yes, correct. Diba? So, kumbaga, lahat na nasa modules na ng ASVA, ang gagawin na lang natin is implementation. And, correct. Diba? And I like how you mentioned na wag mag-a-idle kasi, lalo na pag nasa momentum ka, diba? It's a numbers game when you're applying. Before nun, when I was, diba, starting pa lang, 10 applications a day, tas, diba? Oh, I have rejections every day din nakukuha ko. But, di ba, God has bigger plans for us. Meron at meron client na kukuha sa atin. Totoo. Yan. So, you mentioned na
Meron ka ng dream client? Is it okay if you tell the viewers how much is a dream client giving you a month or an hourly basis? So, guys, ulit ha, galing ng corporate si Alita. So, Alita, how much are you earning a month? So, give na lang ako, magigive ako ng estimate. So, I'm doing part-time. I'm doing task for 3 to 4 hours a day. So, let's say it's 2 to 3 times of my monthly salary 2 to 3 per times month. monthly salary, tapos 4 hours a day? Tama ba? Yes. Oh my gosh, guys, that is so inspiring. You're just working at the comfort of your home, 3 hours of your time, 4 hours of your time, tapos 3 times pa your salary sa corporate. Yes. So, Nakakatawa. on top pa nun is nagbibigay din siya, nagugulat na lang ako na nagbibigay pa siya ng bonuses. So, like, even nung kasal namin, nagulat na lang ako na nagbigay din siya nung kasal namin. And, parang, oh my God, sobrang blessed ko sa client ko na ito. Yun nga, sobrang worth it ng pag-aantay ko sa kanya. And, yun yung nagustuhan din niya na we share the same faith, same values towards work, and yun nga yung pagiging maka-family din. Oo, Yun. mapapalitin. You know, I love the relationship that you have with your client. Ganong relationship, nagbibigay ng grasya sa wedding, mga ganyan. Sali mo, next time So, sabihin niya ng anak mo, magbigay din. Alam mo, magandang idea. O, diba? Good idea. Totoo. As long as we are giving values to our clients, diba? Iba-valuein din tayo back. Yes. Okay. So, Alita, my next question to you, having that dream client, 3 times your salary, tas part-time pa yan, ha? What is the rewarding experience being able to work and earn from home? Sobrang dami. Hindi ko na alam bakit ganun. Sobrang, ewan ko, yung favorite terms ko na lang ngayon is I am so thankful, I am so blessed sa lahat ng nangyayari sa akin. Parang yun nga, sabi mo kanina, like, the universe conspired to let things happen to me, kahit yun nga, to get hurt, para maranasan ko yung sweetest success. So, now na nangyayari to sa akin, yung rewarding sa akin siguro, another is, yung I am macromanaged. Yung client ko, sobrang sobrang tiwala niya talaga sa akin. Full trust niya talaga sa akin. Aside from the pay is really good, madami pa siyang opportunities na in the future na ibibigay niya sa akin. And aside from that, I was able to, you know, to treat my loved ones. Yung parang yung first pay ko yata noon is ginamit ko pangkain. Kasama yung mama ko, yung kapatid ko, kain agad kami sa labas. So, may gusto akong kainan nung time na to. O, in order namin lahat ng gusto ko. So, sarap sa pakiramdam. Tapos, may mga bagay na hindi ko akalain na ma-achieve ko. Like, yung sa wedding na syempre sa support din ng husband ko, nagawa namin yung dream wedding na gusto ko. Hello? Yes. Yes. Yun, kung hindi siguro, wala ko siguro gantong work, hindi ko siguro ma-achieve yun. Hindi namin ma-achieve ng husband ko. And also, I had my LASIK done. Hindi ko din Ay, akala. Ay, bongay! I was about to ask that. Oo nga yung... Yes. Yes. So, 3 days ago, nagpa-LASIK ako na, ano pa yun? Spontaneous pa yun. Na, grinab ko na lang din yung opportunity kasi may promo. So, on the spot, nagpa-LASIK na rin ako. And, yun. So, maraming opportunities. Mas nabuksan yung isip ko, yung mundo ko, na ang dami pang oportunidad outside the corporate world. And, yun. May plano din ako mag-deep dive pa sa PPC. So, aside from the pay that I'm earning, yung opportunities talaga. And, syempre, yung network ko, yung mga kakilala ko, yung may same ano kami, same values. Madami ako nakilalang same ng tulad ko. So, yun, so blessed talaga.
Yes, forever grateful. Alam mo, Alita, maganda sana title ng ASVA Success Stories na to. ASVA student, nakuha ang dream wedding at nagpa-LASIK surgery. Katas na pagiging ibig. Alam mo, para okay din naman. Pero ano gan? Oh my God. Ganda. Secrets out. Secrets out. Secrets Diba? I like that being candid, nakuha mo yung wedding mo, napapakain mo kung saan-saan ng family mo. Nagpa-LASIK surgery ka. Totoo nga, you shared the most rewarding experience. And thank you for that. Yeah. And lastly, what's your ultimate advice that you can give to aspiring Amazon VAs who are watching right now? So sa lahat ng mga katulad ko dati, I mean yung parang nangangarap pa lang na makakuha ng client or you really want to earn extra for yourself or for your family. Ito na si ASVA. So all you have to do is aralin nyo yung modules. Sorry, na-block out ako. Sobrang saya kasi. Sobrang sa energy. Tapos biglang serious. Okay. Okay na yun. You're doing very well. Seryosohin yung modules. Seryosohin yung modules. When you really you're really focused sa goal mo, all you have to do is, eto na eh, nakalatag na sa'yo yung modules. Pag-aralan mong mabuti, seryosohin mo, i-apply mo. Hindi lang basta pasahin mo din, pagtulog mo wala na. Dapat tuloy-tuloy siya. And yun din na huwag kang mag-stop. Kung feeling mo, kumakain ka ng rejections araw-araw, wala pa yun. Parang part talaga siya ng journey. Kasi tulad doon ng sinabi ko kanina, mas masarap sa pakiramdam pagka napagdaanan mo lahat ng hirap, then nag-succeed ka. Yung level ng saya and fulfillment, ibang klase. So, when it comes naman sa interview, kung tingin mo is, yun nga, parang may mga kailangan ka i-improve, i-assess mo rin yung sarili mo. When may mga interviews na parang mo hindi okay, mararamdaman mo naman yun eh. And doon mo i-assess yung sarili mo kung ano pa yung kaya mong i-improve. Kasi hindi naman tayo agad-agad ready. So, work mo lang yung sarili mo. Work on yourself. Also, yung back to the modules na andun na lahat ng kailangan mo, even yung pag-show up mo sa clients or sa prospect clients mo. Favorite part ko dun is yung kay coach. Isa sa mga favorite part ko is yung kay coach Saraya, yung Art of Seduction. Alam mo, sobrang laking tulong niya kasi hindi ko lang siya na-apply sa interviews pati na rin sa daily life. Yung sobra makapag-motivate yung module ni Coach Saraya. So every time may interview ako, pinapanood ko din muna siya. Yes. Kasi lakas ng boost, no? Ayun, also wag mong i-underestimate yung kakayahan mo. Because other people might underestimate you, pero ikaw dapat yung unang magtitiwala sa capabilities mo kasi kayang-kaya mo. You are bound to make great things in the future. So, tiwala lang sa sarili din and show up. Yes. I love the motivation, always showing up kahit 'di ba? You feel na hindi mo matatanggap, pero but the mindset is you believing in yourself, the rest will follow, even the clients. Ayan. Exactly. Thank you so much, Alita, for gracing us with your presence. I enjoyed so much interviewing you and ang dami kong natuto in life and what other things that I can, diba, invest on in the future as an Amazon VA. Could be my wedding, LASIK surgery, could be, you know, spoiling my family sa mga restaurants. Ayan. So, my last question to you is, are you a proud ASVA member? Of course! Siyempre, sobrang proud. Kasi kung wala yung ASVA, hindi ko mararanasan kung ano yung nararanasan ko ngayon.
nakita ko yung path na gusto ko. So, I am thankful because, yun din, na-receive ko yung invitation na yun. Yung husband ko, my ultimate supporter, hello, shout out. Hi, From sir. simula, yes, from start hanggang ngayon, nandyan siya nagpo-push sa akin. And siya pa yung nagsasabi sa akin na, i-share mo yung story mo kasi sobrang ang ganda ng nangyari sa journey mo na nakita mo yung client mo. And yun, so thank you din for reaching out kasi ito na na-share ko na sa mga aspiring VAs out there kung ano yung experience, kung ano yung possibilities na pwedeng mangyayari kung susundin mo lang talaga yung path na gusto mo. And ASVA could really help you do that. Correct. Ayan. Thank you. Shout out sa asawa ni Miss Alita. You were very, Hello. you were such an angel to her journey. And yes. Ayan. Again, thank you so much, Alita, and congratulations with Thank your wedding. you. Thank you yes. so much too. Thank you. And those who are watching, see you in our next ASVA Success Stories. Goodbye. Bye-bye. Hi guys, thank you so much for watching until the end of this video. And if you want to watch more videos like this, don't forget to like, comment, and subscribe. Hit the notification button here on our YouTube. And also follow our pages on Facebook, Instagram, TikTok. It's Amazon Nation PH. And connect with us on LinkedIn. See you! We'll be right back.